is napakasuplada at may nasa ibang department. So it's not meant to be hyper-registered. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, i-share ko sa inyo ang mga requirements sa pag-registered ng inyong baby dito sa Philippine Embassy sa Turkey. But before we start, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. So, yesterday guys, nag-email ako sa Philippine Embassy sa Ankara dahil ipa-registered namin yung birth ni baby sa Philippines. Pero may isa akong concern guys kasi I am a dual citizen na, and then kaka-expired ng passport ko din. Ewan ko ba ba't hindi namin napa-registered noon the other month na hindi pa na-expired yung aking passport. So, mag-expired na yung passport ko guys. So, ang requirements nila is dapat hindi expired yung passport mo. Syempre as a Filipina, and then of course ang if you're dual citizen, of course kailangan mo guys na magpa-retention. So ngayon ang problema namin guys is wala akong passport na Turkish passport pa, kasi alam nyo naman guys, crisis na ngayon. So kumbaga hindi naman talaga na mag-travel kami dahil medyo mahirap pa, at saka marami pa kaming inaasikaso dito sa Turkey guys bago kami umuwi ng Pilipinas. So medyo ano pa yung gulong-gulo, pero this September lakarin namin start lahat ng mga requirements simula sa Turkish passport, and then magpa-retention na, and then magpa-renew na ako ng passport, and then tsaka na ako magpa-register ng birth ni baby sa Philippine Embassy sa Ankara. But of course, if we can do it all together in one day, gusto ko talaga in one day kasi malayo, nasa Kusyadasi kami, tapos ang layo ng Ankara dito sa Kusyadasi. Ayan guys, so maybe also they are watching me kasi yung nakalagay dun sa email ko is yung name ng channel ko, so Fil-Turk vlog, so maybe they are searching that too. Ayan, so i-share ko sa inyo guys ang mga requirements, pero please ang ano ko sa inyo is please mag-email kayo sa Philippine Embassy sa Ankara na kung ano mga requirements, kasi may mga attached files pa silang isi-send sa inyo. So ayan guys, at sa mga natatakot mag-email sa Philippine Embassy sa Ankara dahil nga sabi nila is napakasuplada at medyo hindi sila masyadong accommodating na mga tao. Kumbaga, suplada ang dating nila pag nag-i-email kayo. So, of course guys, siguro may mga tao talaga na medyo siguro baka hindi maganda yung mood ng kausap ninyo in that day. Hindi ko lang talaga sure. Pero, in my experience naman guys, okay naman sila na nakipag-respond sa akin time to time, kasi ang dami ko nga tanong sa kanila, and then time to time nag-reply naman sila sa akin. So, maybe it's dependent on the person na nag-email sa inyo or something. But, please be specify. Please be specify kung anong gusto ninyo para na maisagot naman nila, kasi of course hindi naman nila pwedeng sagutin ang mga tanong na hindi nila kailangan sagutin. Kumbaga, ang para lang sa kanila is yun. So hindi na nila pwedeng sagutin ang mga bagay na nasa ibang department. So ayan guys, ito na guys ang dami kong dakdak. Ang requirements guys, ito kasi ang email ko sa kanila. Hello ma'am and sir, I just want to inquire about the list of requirements para sa registration ng baby. How much fees? And may consular mission po ba kayo sa Izmir? When po? How to get schedule para sa consular mission po ninyo? Thank you so much. Have a nice day. Sabi ko sa kanila. So, ang reply naman nila sa akin ay, may we know the date and place of the birth of your child? Thank you. Ayan. So, and then,
Ang sabi ko sa kanila is, he born last year, December 26. So, and thing, sabi ko. And then, ang sagot niya sa akin naman is, please see below requirements for registration of birth. Birth report of birth form, for originals. And number 2, birth record certificate from the hospital with English translation. And number 3, original official report of birth and from the city or municipality civil registrar or sa Novos Mudurlugu. Ayan guys, sa Novos ito guys with English translation. And then number 4 naman, passport of Filipino parents and Turkish foreign passport or citizenship ID kimlik of Turkish foreign parents. Ayan guys, dito ako guys, wala kasi ako, expired na kasi yung passport ko. Just this year lang guys, siya na expired. Ewan ko pa ba't hindi namin na pa-registered na hindi pa na-expired. Bakit ngayon pa namin naisip? Kasi kasi guys, may pasok pa kasi last month, sobrang busy, wala kaming time, and then hanggang sa ngayon namin naisipan na ipaano kasi wala nang pasok, medyo nakaluwag-luwag na yung asawa ko sa schedule niya, so ngayon namin naisipan na ipa-report ang birth ni baby, kaso lang expired na pala ang expired na pala ang passport ko, so yun na tuloy. Mapahaba na naman tuloy ang processing ko kasi from Turkish passport, retention, renew of my passport, and then report of birth ni baby. Ayan guys, so number 4 guys, wala pa ako. And then number 5, PSA marriage contract or report of marriage of parents. And number 6, affidavit of delayed registration of birth if filed beyond 1 year from the date of the birth. So, more than 1 year na si baby. So, kailangan namin ng affidavit of delayed registration of birth if filed beyond 1 year from the date of birth. And then, ito naman guys, for unmarried parents. Sa mga hindi kasal ang parents. Number 7, affidavit of admission of paternity, AAP. And number 8, affidavit to use surname of the father, AUSF, to be accomplished by the mother if child is 0 to 6 years old or the child is 7 to 17 years old. And number 9, sworn attestation to be accomplished by mother if the child is executing the AUSF. Number 10, if child is legitimated, joint affidavit of legitimation to be executed by parents. If parents subsequently married after the birth of the child, provided that there was no legal impediment for both parents to contract marriage at the time of the child's reception. Copy of latest certificate of parents. Ayan, so number 11, payment of $25 for the report of birth and $25 for each affidavit certificate. Ayan guys, so bali 25 guys sa report of birth and $25 for each affidavit or certificate. Ayan, so kung may dalawa kang certificate guys, so 25 plus 25, ganon. See? Kakaloka. Ayan guys, and then email us first the scanned copy of accomplished ROB form and other requirements for evaluation. Ayan guys, ang sabi ko sa inyo, please email them. Huwag kayong matakot. Hindi nangangain yung mga tao sa embassy. Oh my God. May kailangan kayo. So, dapat lumapit kayo sa kanila. So, kung magsusungit-sungit sila, bakit naman, ano naman ang reason na magsusungit-sungit sila? Ano? Baka feeling nyo lang. So, ayan guys, hindi naman sila nangangain ng tao. Please email them. Email them for everything what you need to know. Ayan. So, ako guys, ini-email ko talaga sila kasi mahirap na maghaka-haka, may mga ano, at least sila mismo ang nakakausap
nakakausap natin, at least alam natin talaga na legit ang mga information. Ayan, so mayroon sila guys na sinend na report of birth ng ano tawag dito, PDF guys. So yan guys ang ipiprint out ninyo, fill upan ninyo. Ayan. So i-ready ko na lang ang lahat ng mga requirements para na by September after kung makuha yung Turkish passport ko. So, ready na na ipa-register namin si baby maybe after September, maybe October. Ayan, baka pag hindi na masyado ano schedule lang asawa ko. Dapat ngayon nga sana, guys, ang August na to, guys, ipa-register namin kasi maluwag talaga ang schedule lang asawa ko. Pero siguro it's not meant to be na ipa-register this August kasi nga wala, na-expired ng aking passport kung saan pa na ano, ngayon lang siya na-expired, guys. Ngayon lang. Ayan, so, ayan guys, and thank you so much sa mga nag-watch ng videos ko, and please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell para naman updated kayo sa aking mga susunod na isi-share na mga videos. For example, mga Turkish visa requirements, na mga update na, and then any question guys about dito sa Turkey. For now, it's a summer time, it's a party time, enjoying time, vacation time. So, kailangan muna ngayon is a family time na muna. So, but I'm trying if I have a time. Ayan guys, ito, mabilisan lang kasi papaalis na kami. Pupunta kami ng picnic dahil makita-kita ang buong angka ng asawa ko. So, ayan guys, nagmamadali lang ako mag-vlog or else hindi na ako makakapag-vlog dahil pagod na naman si Inday ninyo. Ayan, so thank you so much, and God bless all. Ayan, bye-bye.